Kabanata 231 hanggang 235. Ano, Ginoo, Tiyok na tinatawag? Siyang Mesir, ilang taon na ba ang lalaking ito? Ano ang dahilan kung bakit siya espesyal? Isang sinungaling, siya ay walang iba kundi sinungaling. Pareho niyang niloko sina Cheryl at Mr. Tiyok. Ibubunyag ko talaga ang mga kasinungalingan mo. Ang mga iniisip ni Clarence ay umuungal sa kanyang puso. Ang kanyang mga ekspresyon ay baluktot. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi mapigilan. Bagay na hindi niya matanggap ng buo. Kaking gulat din ni Cheryl na nakatayo sa gilid. Higit pa sa reputasyon ni Wallace ang kanyang lolo, hindi pabanggitin na medyo magkakilala rin ang dalawang matatandang lalaki. Maraming beses na binanggit ni James na hindi siya tugma kay Wallace. Ang kanyang titulo bilang pinakamahusay na imperial na doktor ay karapat-dapat. Kahit ang isang kamanghamanghang doktor ay tinukoy si Alex bilang sir. Gaano kaya kahusay si Alex? Tumibok ang puso ni Cheryl, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Nagpatuloy siya sa pagtitig kay Alex ng maamong tingin. Natigilan din ang dean na si Lucifer North. Mabilis siyang lumapit at nagtanong, Mr. Tiyok, ito ay... Sagot ni Wallace, Mr. Ang Rockefeller ay napakahusay sa medisina, higit na sanay kaysa sa akin. Kung nandito si Mr. Rockefeller para iligtas ang mga pasyente, masaya akong tulungan siya. Ano, maghintay, banal na shit. Napabuntong hininga ang lahat, nakikita kung gaano ito kagulat-gulat sa kanila. Para silang nasa panaginip. Ngunit ikaw ang pinakamahusay na imperial na doktor. Ang hindi nila alam, gayunpaman, ay nakaranas si Wallace ng makabuluhang pagbabago sa Yowls. Muntik nang mamatay si Keith dahil sa kanyang mga pabaya na pagkakamali. At si Alex ang nagligtas kay Keith sa pamamagitan ng pangkukulam ng isang mangkukulam. Simula noon, nagkaroon ng ganap na paggalang si Wallace kay Alex. Kung doon mamatay si Keith at pagkatapos, ang mental state ni Wallace ay lalala ng husto. Hindi alam kung maibabalik pa niya ang kanyang kumpiyansa na magpatuloy sa pagiging doktor. Matagal na hindi nakasagot si Lucifer, at nang magsasalita na sana siya, nilapitan sila ni Clarence. Kumusta, Ginoong Yoke? Ako si Clarence Fall mula sa Michigan State Hospital. Ako rin ang pinuno ng koponan ng Michigan. Ikinagagalak kong makilala ka, paumanhin sa pagtatanong, ngunit marahil ay nagkakamali ka, Mr. Yoke. Ang taong ito ay hindi doktor, at siya ay isang ganap na pandaraya. Nanlaki ang mga mata ni Wallace. Sa mismong sandaling iyon, ang kanyang braso ay humampal sa kanya, nagpadala ng isang sampal sa mukha ni Clarence. Umisi siya, bullshit, sino ka ba sa tingin mo na tinatawag na manluloko si Mr. Rockefeller? Hindi gaanong masakit ang sampal, ngunit dahil hindi niya kinaya ang kahihiyan ng masampal sa harap ng maraming tao, naramdaman ni Clarence na parang sisibog na siya. Gayunpaman, hindi siya makalaban dahil ang sumampal sa kanya ay si Wallace Yoke. Nagsalita si Alex, Ginoo, Yoke, kumusta ang init ng ulo mo sa edad na napakatanda? Sagot ni Wallace, I couldn't help it. How dare nitong insultuhan ka nang bastos na brat na ito. Napangiti si Alex. Ayos lang. Hindi ko naman siya kilala. Magpapa-check up ako sa mga pasyente ngayon. Gusto mo bang sumama sa akin? Oo, syempre. Mukha namang tuwang-tuwa si Wallace na para bang kakampi niya talaga si Alex. Dahil doon, nataranta ang ibang mga doktor. Lumabas ng kwarto si Alex kasunod sina Wallace at Cheryl. Naiinis ang ibang mga doktor upang makita kung anong mga pamamaraan ang gagamitin ni Alex. Kaya sumunod na rin sila. Napansin ni Alex na isang malaking grupo ng mga doktor ang sumusunod sa kanya at naramdaman ang pressure sa kapaligiran. Hindi namin kakailanganin ang napakaraming tao sa ward. Mr. Yoke, Cheryl, at ako ay sapat na. Huwag nating istorbohin ang mga pasyente. Diba, aniya, tumingon si Wallace, narinig mo ba ang sinabi ni Mr. Rockefeller? Huwag mo kaming sundan, nilinggan niya si Cheryl, mukhang pamilyar ka, batang doktor. Ginoo, Yoke, hindi mo ba ako natatandaan? Lolo ko si James Coney, sagot ni Cheryl. Napangiti si Wallace, ah, apo ka ni Coney Monkey, kayo ba ni Mr. Rockefeller? Nagde-date, napatingin si Cheryl kay Alex at umiling, hindi. Tinampol ni Wallace ang kanyang hita dahil sa pananabik. Ah, ang galing. Iyan ay kahanga-hanga lamang. Mayroon akong dalawang apo, Ginoo.
Ang isa ay handa na para sa kasal, habang ang isa ay nasa kanyang kabataan. Hindi ko sinusubukang purihin ang sarili kong mga apo, ngunit masasabi ko sa iyo na pareho silang magagandang dilag. Ipapakilala kita saglit, maaari kang pumili kung sino ang gusto mo. Mas maganda kung pareho mo silang gusto. Halos lumuwa ang mga mata ni Cheryl sa pagkatulala. Sa sandaling iyon, ang impresyo ni Cheryl sa pinakamahusay na imperial na doktor ay bumaba ng husto. Ang matandang hag na ito. Gaano kalakas pag nanakaw ng aking lalaki ng ganoon. Pagkatapos ng ganoong pag-iisip, bahagyang napahiya siya. Si Alex ay isang lalaking may asawa. Pumalaklak si Alex. Huwag mo akong biro, mister. Yo, may asawa na ako. Sagot ni Wallace, so what if you're married? Maaari kang palaging makipag-iwalay, tama. At kung hindi mo kaya, maaari mong baguhin ang iyong nasyonalidad upang maging Arabian. May mga koneksyon ako para tumulong dyan. Parehong natahimik sina Alex at Cheryl. Ang matandang ito ay napaka-jester. Ilang saglit lang, nakarating na sila sa ward ng mga pasyente. Dahil ang lahat ng mga pasyenteng ito ay isinampa bilang mga espesyal na kaso, lahat sila ay pinagsama-sama sa isang ward. Ito ay mas maginhawa para sa mga medik na responsable para sa kanilang mga pagsusuri. Ang unang pasyente na kanilang nakita ay isang maliit na batang babae. Katabi niya ang kanyang ina. Ang mga mata ng kanyang ina ay namumula, tila siya ay nasa gilid ng isang mental breakdown. Sino ang hindi magpapahalaga sa kanilang mga anak? Dahil na biktima ang kanyang anak sa ganitong kapahamakan, pakiramdam niya ay parang bumuo ang mundo sa kanyang mga mata. Ang kanyang pangalan ay Rose Carson, isang estudyante mula sa TBU ng California. Siya ang study commissar ng kanyang klase, ang pinakamaagang pasyenteng ipinadala sa aming ospital. Mas malala ang kalagayan niya kaysa sa iba. Buntong hininga na pakilala ni Cheryl. Nang marinig ang paliwanag ni Cheryl, ang ina ay nagsimulang umiyak nang hindi mapigilan. Doktor, anak ko, kumusta na siya? Magiging katulad ba siya ng unang dalawang babae? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nagsimulang manginig ang katawan ni Rose. Namilog ang kanyang mga mata, at nagsimula siyang mabula sa bibig. Ah, doktor, doktor, tulungan mo siya. Agad na tiningnan ni Cheryl ang kalagayan ng pasyente. Sa sandaling iyon, ang linya sa monitor ay nagbitsa. Isang tuwid na linya, napakabilis ng lahat, walang magawa si Wallace para matulungan din ang pasyente. Napakunot naman ng kilay si Alex. Nakita niya ang kaluluwa ng dalaga na umalis sa kanyang katawan, ito ay napakahina. Agad siyang kumilos. Sa isang kamay lang, hinawakan niya ang kaluluwa ng dalaga at pilit itong ibinalik sa katawan nito. Pagbabago ng kaluluwa, noon pa lang, nasabi na ni Alex na naubos na ang hininga ng dalaga, malapit nang bumagsak ang katawan nito. Kaya naman, bakit lumabas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan dahil hindi na ito kayang hawakan ng kanyang katawan? Kinagat niya ang daliri at naglagay ng patak ng dugo sa pagitan ng mga kilay ng dalaga. Hindi makapaniwala ang ina ng dalaga sa kanyang nasaksihan. Ito, ano ito, sino ka, bakit mo ipinahid ang iyong dugo sa noo ng aking anak, hindi ba madumi iyon? Sigaw ng ina habang sinenyasan na panasan ang dugo. Agad naman siyang pinigilan ni Wallace. Huwag mong panasan, ito ay para iligtas ang iyong anak. Napalingon siya kay Alex na may gulat na ekspresyon. Sir, ito ba ang mythical bloodlock sa Witch Doctor series? Tinaasan ni Alex ng kilay si Wallace, that's unexpected, you know the bloodlock too. Mukhang nakapag-research ka na, tuwang-tuwa si Wallace parang nakahanap siya ng kayamanan. Si Cheryl naman ay naguguluhan. Ano ang bloodlock? Ang mga kamay ni Alex ay hindi tumitigil sa paggalaw sa buong oras. Idiniin niya ang kanyang palad sa dibdib ng dalaga gamit ang kanyang nakakakuryenteng chi diretso sa puso nito at sumigaw. Bumangon ka, medyo marami rin ang tao sa ward. Mataman nilang tinititigan si Alex, nakikiramay sa dalaga. Sila mismo ay biktima o ang pamilya ng nasabing mga biktima. Hanggang ngayon, nasaksihan nila ang dalawang pagkamatay at hindi na nila kayang harapin ang isa pa. May namatay bang ibang tao? Oh God, ano na ngayon ang gagawin ng kanyang ina? Sinong bastard ang gumawa ng kahindek-hindek na bagay sa kanila? Gusto ko talagang balatan sila ng buhay at maubos ang dugo. May hindi nakatiis at nagsimulang umiyak ng malakas.
Biglang tumunog ang heart monitor ni Rose. Kung ano ang orihinal na tuwid na linya, nabawi ang aktibidad. Siya ay buhay. Siya ay nabuhay muli. Talagang nabuhayan siya. Paano niya nagawa? Kahanga-hanga ang doktor na ito. Akala ko patay na siya. Ang pamilya ng iba pang mga pasyente ay sumugod sa sandaling muling tumibok ang puso ni Rose. Itinuro nila, at mabilis na pumaligid sa kanyang higaan ang pananahimik na daldalan. Pinigilan sila ni Cheryl. Mangyaring tumahimik at bigyan ng espasyo ang pasyente. Naramdaman ni Alex ang salarin sa loob ng katawan ni Rose, isang kakaiba at nakatago na nakamamatay na chi. Ito ang daloy ng nakamamatay na chi na unti-unting sumisira sa kanyang katawan. Nanghihina na ang kanyang katawan dahil naubusan siya ng yin, at ang daloy ng chi na ito ang humila sa kanya sa kailaliman ng impyerno. Masasabi ni Cheryl na malungkot ang ekspresyon ni Alex habang mabilis itong nagtanong, "What wrong? May naisip ka ba? Maaari ba siyang gumaling sa kabila ng kanyang kalagayan?" Gayunpaman, hindi sinagot ni Alex ang alinman sa kanyang mga tanong. Sumagot naman siya ng isa pang tanong, "Nahuli na ba ng mga pulis ang salarin?" Umiling si Cheryl, "Palagay ko hindi," dagdag ni Wallace. "Balita ko malayo sa normal ang salarin. Ang isang karaniwang tao ay hindi makakayanan ang mga ito. Ay, si Anna pala ang may hawak ng kasong ito, kaya siya nandito. Gusto mo bang tanungin ko siya tungkol sa mga detalye?" Sagot ni Alex, "There's no need for that. Ang salarin ng kasong ito ay talagang hindi karaniwang tao." Tanong ni Cheryl, "Sino si Anna?" Napabuntong hininga si Alex. "Isang babaeng nakadikit ang mata sa ibabaw ng ulo. Huwag mo siyang pansinin. Susuriin ko ang ibang mga pasyente ngayon. Pagkatapos ay gagawa ako ng paraan para matulungan sila. Dahil ang lahat ng mga pasyente ay nasa parehong ward na ito, mas madali para sa kanya na suriin ang mga ito ng mabilis." Hindi nagtagal at napagtanto ni Alex na ang bawat biktima ay may daloy ng nakamamatay na chi sa loob ng kanilang mga katawan, na pumapalibot sa kanilang mga puso, na umaalis sa kanilang buhay. Ang lahat ng mga biktima ay may isang karaniwang katangian, lahat sila ay mga batang babae. Ang kanilang mga pisikal na katangian ay natatangi sa bawat isa, kaya nangangahulugan iyon na hindi pinili ng salarin ang kanyang mga biktima ayon sa hitsura. Kasabay nito, si Wallace, na siyang pinakamahusay na doktor ng Imperial, ay hindi lamang tumalikod at nanunood lamang mula sa malayo. Sinuri niya ang pulso ng ilang pasyente at pinaikit ang kanyang mga mata. Ang pulso na ito ay medyo kakaiba, nanghihina ang kanilang mga katawan sa sobrang bilis. Gayunpaman, tila wala akong mahanap na anumang halatang sugat. Ang tanging paraan upang mailigtas sila, sa ngayon, ay muling pasiglahin ang enerhiya na nawala sa kanila. Ang mga solusyon sa asin ay hindi sapat. Sabi ni Alex, "Bakit hindi ka magre-reseta ng gamot?" Tumango si Wallace. "Sige." Ilang minuto lang ay nakapagsulat na siya ng reseta at mabilis na ibinigay ang papel kay Alex. Sa totoo lang, medyo competitive pa rin siya sa kalikasan. Inamin niya na hindi siya kalaban ni Alex pagdating sa mga pamamaraan ng mga mangkukulam. Gayunpaman, siya ay nagsasaliksik ng Chinese medicine sa buong buhay niya at naging pinakamahusay na Chinese medic dahil sa kanyang mga pagsisikap na tiyak na ipinagmamalaki niya. Tumanggi si Wallace na maniwala na ang batang si Alex ay kayang makipagkompetensya sa kanya sa kanyang kadalubhasaan. Ganunpaman, ang isa pang hampas sa kanyang kaakuhan ay pumutok ng mabilis hanggat. "Maaari," napatingin si Alex sa papel at agad na kumuha ng panulat. Nagdagdag siya ng isang uri ng damo at nilagyan ng X ang isa sa listahan. "Ginoo, yo, ano sa tingin mo tungkol dito?" Si Wallace ay tumagal ng 3 segundo upang pag-aralan ang listahan at hinampas ang kanyang hita ng hindi na pagtanto. "Amazing, ang galing mo talaga. Paanong hindi ko naisip yun? Talagang hinahangaan ko ang iyong kakayahan, sir." Si Alex ay hindi mukhang mayabang o mayabang. Hindi ito ang kanyang sariling pananaliksik noong una. Ito ay kaalaman lamang na ipinamana sa kanya ng kanyang ninuno. Habang pinagsasanay niya ang kanyang kasalukuyang mga kasanayan, mas maraming kapangyarihan ang kanyang naramdaman mula sa Ultimate Book of Medicine. Ibig bang sabihin nito ay ang kanyang ninuno ay isang diyos ng mundong ito? Maaaring naabot niya ang isang mas mataas na kaharian. Ito ay talagang isang bagay na inaasahan. Matapos kumpirmahin ang Race Eta, nagmadali si Cheryl sa kanyang computer para i-print ito.
Sinabihan siya ni Alex na ipaalam sa mga pharmacist na simulan agad ang pagdikak ng gamot. Mas mainam kung may handa nila ang gamot sa lalong madaling panahon. Napansin ni Cheryl na nanatiling malungkot ang kanyang ekspresyon sa buong panahon. Alam niyang hindi na niya kayang mag-aksaya pa ng oras at nagmadaling pumunta sa kanyang opisina para pangasiwaan ang mga race ata. Sa kabilang banda, isang grupo ng mga doktor ang naghihintay sa labas ng ward. Gusto nilang makita kung paano mababago ni Alex, ang celestial na doktor na ito, ang kapalaran ng mga biktimang ito. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay naroon lamang upang makita si Alex na bumaba sa kahihiyan, lalo na si Clarence. Matapos sampela ni Wallace, hindi niya napigilan ang kanyang galit. Siguradong sinungaling ang Rockefeller na iyon. Talagang sanay siya sa kanyang mga pakulo. Wala akong ideya kung paano niya nagawang lokohin si Mr. Yo. Sabi niya na halatang inis. Lumapit siya sa dalawang lalaking nasa katanghali ang gulang na kasama ni Wallace at nagtanong, "May alam ka ba tungkol sa lalaking iyon?" Ang dalawang lalaki ay mga apprentice ni Wallace at sila ay nalilito rin dahil hindi pa nila nakita si Alex. Sa kabaligtaran, ang kanilang amo ay palaging malupit ang pakikitungo sa kanila, di umano'y bahagi ng pagsasanay. Ngunit narito siya na nagpapakita ng gayong pagsamba sa isang binata at nakita nilang hindi ito katanggap-tanggap. Umiling ang isa sa kanila, "Ito ang unang beses na magkita tayo sa kanya. Hindi namin alam na ang ating bansa ay may napakabata, may kakayahang eksperto." Sabi ni Clarence, "Tapos tama ako. Ang taong ito ay maaaring gumamit ng ilang uri ng panlilin lang at niloko si Mr. Yo. Maaaring gumamit siya ng voodoo para sa lahat ng alam natin, tulad ng hypnosis. Ang lahat ay naguguluhan, dahil ang lahat ay parang hindi totoo." Ang naramdamang mas surreal ay ang makitang tinutukoy ni Wallace si Alex bilang sir. Kahit na ang pinakamahuhusay na doktor sa ospital ay hindi matanggap ito. Nang mapansin si Cheryl na papalabas ng ward, ang buong grupo ng mga doktor ay sumugod. "Miss Coney, anong nangyayari ngayon?" Si Mr. Wallace at ang doktor na iyon, si Rockefeller, ay nakaisip ng paraan para mailigtas ang mga biktima, tanong ni Lucifer. Tumango si Cheryl at iwinagayway ang papel sa kamay niya. "Nagreseta lang si Alex ng gamot, kaya ipiprint ko ito para simulan ng mga pharmacist ang decoction." Sinabi ni Alex na gawin ito sa lalong madaling panahon. "Patanjin ako." Inagaw ni Clarence ang piraso ng papel sa kamay ni Cheryl. Labis nitong ikinagalit si Cheryl. Noon lang, malamig nang umiti si Clarence. Hindi ito inireseta ng Rockefeller. Inireseta ito ni Mr. Yo. "Tingnan mo dito," sinulat pa ni Mr. Yo ang kanyang pirma sa ibaba. "Cheryl, wala akong ideya kung ano ang nangyayari sa iyo. Paano ka naging bulag? Na-hypnotize ka ba talaga ng sinungaling na iyon?" Nang marinig niya ang pang-iinsulto niya kay Alex sa paglipas ng panahon, galit. Nagalit si Cheryl kaya napatitig siya. "Clarence Fall, hindi sinungaling si Alex. Hindi ko hahayaang insultuhan mo siya. Hindi mo alam kung gaano siya kahanga-hanga." Ang isa sa puso ng pasyente ay tumigil sa pagtibok ngayon. Muntik na siyang mamatay. Siya ang nagligtas sa kanya. "Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumasok sa loob at tingnan ang iyong sarili. Bigyan mo ako ng race ata na iyon at huwag mong sayangin ang oras ko." Inagaw ni Cheryl ang race ata at nagmadaling pumunta sa kanyang opisina. Kasabay nito, dumating si Dorothy sa Landaisen Hotel, refreshed pagkatapos ng magandang shower. Nakasuot siya ng isang strappy at itim na pantulog at binuhusan ng nakakaakit na pabango. Tumayo siya sa harap ng salamin at saglit na pinagmasdan ang sarili. Nang makita ang kanyang sarili na napakaganda at malandi, ang kanyang puso ay lumalabas sa kanyang dibdib. "Masyado bang matapang ito? Hindi niya iisipin na madali ako, di ba? Ayos lang, wala akong pakialam. Tiyak na susuyuan ko siya ngayong gabi." Malapit na silang magkita, ngunit wala na si Alex. Nagpagulong-gulong siya sa kama, tinitigan ang kahon ng mga pang-adult na gamit na ibinigay ng hotel. Sinusundan ang kanyang mga daliri sa kahabaan ng kahon, kinagat niya ang kanyang cherry lips at itinago ito sa ilalim ng mga unan. Sa kawalan ng pasensya, kinuha niya ang kanyang telepono at dinil ang numero ni Alex. Si Cheryl naman ay naglalagay ng race ata sa kanyang computer. Biglang umalangongo ang isang singsing sa buong opisina niya.
Tumingin siya sa direksyon ng ingay at napagtanto niyang hindi ang phone niya ang nagri-ring. Kay Alex iyon. Iniwan niya ito dito para i-charge ang kanyang baterya. Hindi niya pinansin ang tawag. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ulit ito. Sa mas malapit na inspection, ang contact ay nabasa ang wifi. Kinagat ni Cheryl ang mga labi, ayaw pa rin kunin. Sa ikatlong ring, hindi alam ni Cheryl kung ano pa ang gagawin. Nag-aalala siya na baka may nangyari kay Dorothy. Sinagot niya ang tawag at sinabing, "Hello." Kasalukuyang abala si Alex sa ibang bagay. Napagtantong boses iyon ni Cheryl, agad na bumagsak ang puso ni Dorothy sa kanyang tiyan. "Ikaw ba, Cheryl Coney?" Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dorothy ang bawat onsa ng enerhiya sa kanyang katawan na nauubos habang ang kanyang puso ay nanlamig. Sobrang sama ng loob niya sa pagkakataong iyon na agad na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang ibigay ang sarili sa lalaki. Gusto pa niya itong i-pin down at pumaibabaw sa kanya. Napakaraming iba't ibang senaryo ang naisip niya sa kanyang isipan. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang lalaki ay magsisinungaling sa kanya at makakasama ng ibang babae. Gusto ni Dorothy na ibaba ang tawag at i-block ang contact niya doon at pagkatapos. Hindi na nila kailangang makita ang isa't isa at mamuhay ng magkahiwalay mula noon. Ganunpaman, sobrang sakit ng puso niya. Pakiramdam niya ay nasusuffocate siya. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ano ang ginagawa niya? Walang iniisip na tanong ni Dorothy. Para siyang tulala pagkatapos magtanong ng ganoon. Ano pa kaya ang ginagawa niya para sagutin ng babae ang kanyang telepono sa gabi? Obvious naman nakakagawa lang nila. Gayunpaman, sumagot si Cheryl, ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang isang doktor. May kailangan ka ba? Kung hindi, binababa ko na. Sasabihin ko sa kanya na makipag-ugnayan sa iyo mamaya. Busy ako ngayon. Gustong tumawa ni Dorothy sa kabila ng kanyang mga luha. Cheryl Coney, sa tingin mo ba ako ay isang uri ng idiot? Kilala ko si Alex ng 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa sa iyo. Ang kanyang tungkulin bilang isang doktor. Bakit hindi mo siya tawaging gynecologist kung gayon? Pwede bang maging walang hiya ka pa? Tumigil sa pagtatype ang mga kamay ni Cheryl at nanlamig sa hangin. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi niya, "Dorothy, a sex, kung gusto mo talagang mag-isip ng ganyan, wala na akong ibang sasabihin sa iyo. Gusto ko lang sabihin na hindi mo siya deserve." Binaba ni Cheryl ang telepono. Itinabi niya ang telepono, ipinagpatuloy niya ang trabaho sa kanyang computer. Habang na-digitize ang race data, nagmadali siyang pumunta sa parmasya at hinimok ang kanyang mga kasamahan na magmadali. Nanghihina ang mga biktima at nawawalan sila ng lakas sa bawat segundong dumadaan. Kung siya ay mag-iipon ng kahit 1 minuto lamang, ang mga biktima ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataon na mabuhay. Sa paglabas ng kanyang opisina, una niyang nais ipaalala kay Alex na tumawag ang kanyang asawa. Gayunpaman, ang kanyang galit ay agad na na-trigger sa pag-iisip ng mga salita ni Dorothy. Paano niya ako pinagsalitaan ng ganyan? Hahayaan ko na lang siya. Hindi ko muna sasabihin sa kanya sa ngayon. Emph. Agad na pumasok sa ward ang dean at vice dean ng ospital kasama si Clarence. Na-curious sila kung ano ang ginagawa ni na Alex at Wallace doon, lalo na kay Alex. Gusto nilang malaman kung ganoon ba talaga siya ka-Jose o sinungaling lang. Pagpasok pa lang nila sa ward, nakita nila si Alex, sinundot ang katawan ng isang babaeng pasyente. Higit sa lahat, tinusok niya ang puso. Tila niloloko niya ang pasyente sa paningin ng iba. "Tigilan mo yan," sigaw ni Clarence. Sumugod siya kay Alex at itinulak ito palayo, napasigaw ng malakas. "Gaano ka hindi makatao? Ikaw ba ang demonyo?" Ang kawawang babae, na biktima na siya sa napakasamang kapalaran. Ngunit narito ka, pinapalala ang mga bagay, binabastos sila kapag wala silang magawa. Anong klaseng halimaw ka? Nasaan ang sense of humanity mo? Sinadya niyang taasan ang boses para maging malakas ito hanggat maaari. Gusto ni Clarence na ipaalam sa lahat na si Alex ay isang walang hiya at pervert na sinungaling. Alam niya na lahat ay papanig sa kanya. At iyon ang magliliwanag kay Alex sa masamang liwanag. Sa mga salita ni Clarence, marami sa ward ang nagsimulang magduda kay Alex, dahil ang kanyang mga pamamaraan ay masyadong hindi karaniwan para sa sinumang karaniwang tao na maunawaan.
Hindi siya nag-acupuncturing o nagmamasahe sa mga ito, at parang niloloko lang niya. Ito ay malinaw na pangmomolestya. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakaalam na ginagamit talaga ni Alex ang Seven Needles of Exorcism para alisin ang nakamamatay na chi sa loob nila. Sila ay maliligtas lamang kapag ang chi na ito ay ganap na naalis. Wala akong kailangang ipaliwanag sa iyo, lumipat ka, malamig na sabi ni Alex. Tiningnan niya si Clarence bilang walang iba kundi isang hamak na langgam. Wala siyang pakialam na crush siya matapos makagat ng dalawang beses. Sumunod din si Wallace. Hoy brat, sinusubukan mong tanggalin. Sinabi niya na lumipat ka. Ano ang hindi mo maintindihan? Isang gulat na sagot ni Clarence, Mister. Yo, naging matandang tanga ka na ba? Hindi mo ba masasabing niloloko niya sila? Anong klaseng medic ang gumagawa nito? Makakaligtas ba ng buhay ang ilang sundot? Ito ay literal na pangmomolestya. Dapat nating arestuhin ang kasuklam-suklam na halimaw na ito. Bullshit. Wala kang ideya sa sinasabi mo. Wala ring ideya si Wallace kung ano ang ginagawa ni Alex, ngunit nakita niya si Alex na gumamit ng mga ganitong pamamaraan kay Keith. Parehong-pareho ang hitsura nito, at sila ay talagang banayad at prangka. Oh!